Malaking dagok sa atin kapag nakararanas ng pangungutya, lalo't base sa ating itsura at katawan. Ito ang kwento ng beauty queen na si Pauline Amalinx na nabiktima ng body shaming. Nagsimula raw ang mga pangungutya nang sumali siya ng Miss Universe Philippines sa pangalawang pagkakataon noong 2022. Every Miss Universe Philippines journey, there would be photos uploaded, videos uploaded, and I would receive so many comments of people body shaming me or bashing me just because of my body. They would always say, "Wang taba mo, hindi ka fit para maging Miss Universe Philippines. Ba't sumali ka? Why did you join when you have that type of body?" Tila gumuho raw ang mundo ni Pauline, lalo't kontento raw siya noon sa malusog niyang pangangatawan. Yes, a little bit bigger than everybody else, but it was healthy and I was already satisfied with that. And those comments really put so much doubt in my mind and really affected my journey. There were so many times that I would be crying. And there were also times where I would consider giving up. Kwento pa ni Pauline, dumating din siya sa puntong sinubukan na niyang magpapayat dahil sa body shaming na natatanggap niya. Pero hindi niya hinayaan na mas tumindi pa ang negatibong epekto nito sa kanya. I know and I feel that I'm so much more than just my body, and my body is still beautiful and still strong. Kaya naman kahit mahirap, pinili rin ni Pauline na pag-usapan ito. I didn't suffer in silence. I spoke up about it during my final Q&A on stage during Miss Universe Philippines 2022. And I think that was a moment of self-empowerment where I allowed myself to let my insecurities consume me, but then in the next split second also let go of it all. May payo naman ang eksperto sa mga nakararanas ng panghihiya dahil sa kanilang katawan. Very important talaga na meron tayong support system kasi the things that we hear from other people becomes our inner voice. And when that becomes our inner voice, that becomes our reality. If araw-araw naririnig natin pangit ka, mataba ka, hindi ka maganda, that becomes our voice. That becomes the reality that we have. The support system should come from people who would motivate us and who would empower us that we are okay. Oo, maganda nga na meron kang support system, pero ang kailangan nating maalala talaga, yung tayo, lagi mo sinasabi ito, Jess, tayo ang may control sa sarili nating mga iniisip at sinasabi. Hindi natin makokontrol yung sinasabi ng iba. Ang pwede natin kontrolin at pag-aralan is kung paano tayo magre-react at kung paano natin papabayaang maapektuhan tayo sa sinasabi ng iba. Madali man sabihin, mahirap gawin, pero yun ang magandang matutunan. Yes. Saka ano siya, hindi mo rin kailangan madaliin yung sarili mo na matutunan, kontrolin lahat ng pumapasok sa isipan mo. Pero step by step. Mm-hmm. Oh. Ano bang mga ano mo, yung mga steps na pwede mong ipayo, papaano mo paano mo na po process kapag meron kang mga naririnig na hindi masyadong maganda? Sa akin, ano, matutunan, ma-filter kasi akong tao. Ma-filter sa kung ano yung tatanggapin ko at ano yung hindi. Okay, kilala ko yung sarili ko. Kung may sinasabi kang ganyan, alam kong hindi, bakit ako magpapaapekto sa sinasabi mo. So may kinalaman din sa kung ano ba yung halaga ng tao. Self-awareness din eh. Tsaka kung ano yung halaga ng tao nagsasalita, yes, di ba? Ako siguro, mami, ako kasi parang lagi kong iniisip na pantay-pantay tayo lahat ginawa. So maaring you catch me at a phase in my life na may pinagdadaanan ako, so maaaring mas ngarag ako today than yesterday. But at the end of the day, you have to honor all the seasons of your lives. Eh. So, minsan talaga may pagdadaanan ka na mapapadoubt ka, talaga bang totoo yung sinasabi nila? Kasi ang hirap i-tune out, lalo kapag you care so much for what other people have to say about you. Kasi depende rin yan sa pagpapalaki. Kapag ang validation mo sa sarili nang gagaling sa sinasabi ng iba, kunwari, uy, ang galing talaga ng anak ko. So, syempre, yung bata, lagi niyang iniisip na pag sinabi nila, sakalang yun totoo. So, mga anak ko, ako po sa mga magulang na nakikinig, na nakita ko na kay Kale, na lagi kong sinasabi na, pag sinasabi niya, "Mom, look, I have a high grade." Sinasabi ko na, proud ako sa anak, pero sa totoo, kahit di mataas ang grade mo, okay lang na naman ako, pero para sa'yo yan. So, lagi niya tuloy iniisip na everything na maganda sa kanya or hindi maganda sa kanya,
may accountability siya doon. Siya ang may control. Mm-hmm. So, maganda laging sabihin, tama yung sinabi yung mami, i-reinforce ko lang na tayo ang may control sa sarili natin. Mm-hmm. Kahit pa gaano ka kamahal ng kasama mo. Mm-hmm. Kung hindi mo rin naman paniniwalaan yung sasabihin niyang maganda sa'yo, mm-hmm, dahil mas malakas yung doubt mo, mm-hmm, sa sarili mo, baliwala. Mm-hmm. So, kailangan talaga ikaw i-master mo sa sarili mo na today, ito ako. Ito yung pinagdadaanan ko. Okay, bukas bawi tayo ulit. Parang ganyan sa akin. Mm-hmm. Ako, mami, siguro advice na lang dun sa other side of the perspective. Mm. No, is for the people, try your best not to really judge other people, because yeah, iba-iba tayong klase ng tao. Although we are all made equally. Mm. Like for me, I'm a mom of three. I also have my insecurities. Pero at the end of the day, I think of it as this body was able to carry three children. Yun. Diba? Nagagawa akong maglakad araw-araw, mag-exercise. This body has done a lot for me. So yun na lang yung parang assurance sa binibigay ko sa sarili ko. And at the same time po, umiwas po tayo sa pag-judge sa ibang tao. Kasi complimenting on other people's appearance or weight will not do any good, lalo na if it's negative. Kasi mga Pinoy, I don't know if na-notice na tayo mga Pinoy, parang tumaba ka. Ay, ang payat mo ngayon. At wala kayong diba? It says more about you than the other person. Yes, exactly. So, yun po. Oh, alam mo, wag mo na lang sabihin. Yes, exactly. Yun na lang, di ba? Yeah. Hindi natin maiiwasan yung ano, iniisip natin, eh, di ba? Wag mo na lang sabihin. Diba? Parang basic yan, tinuno nung kinder, if you have nothing good to say, don't say anything at all. Kahit masaya, pabiro, di ba? Kasi ngayon, isipin na natin yung epekto pala sa ibang tao. Meron. So, kunwari, pag sinasabihin ako, ang taba mo, dalawa lang magiging, ano ko, depende sa gising ko. So, either, ikaw din. Or, pwede namang, oo nga, ang taba ko, para tapos na. Wala na, hindi nakahaba. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.